mga pamangkim! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Hello, ma'am. Good evening. Good evening! Ay, na-miss ko yung boses ng mga caller natin. In fairness, good evening sa iyo. Anong pangalan mo, ate girl? I'm Leia Hernandez Maborang po. Leia, talagang full name talaga. Walang tago-tago, di ba? O Leia, yeah. Taga saan ka, Leia? At ilang taon ka na? I'm from Tagigaro City and 23 years old. 3 years marriage na ako ng husband ko. Kaso, minsan hindi ko ramdam yung pagmamahal niya. Hindi niya ako inaalagaan. Hindi siya nag-a-update. At saka, kasi 6 months pa lang kami as a girlfriend and boyfriend. Nagpakasal na kami agad. So parang 3 years na kayo na mag-asawa married na kayo eh. Yeah, so yeah, nararamdaman yes mo na hindi kanya mahal. No, yeah. Parang napilitan lang siya. Kasi nung kasal kami, ang sinabi niya sa akin, it's just an ordinary day. What? Ordinary day? Oh, tara. Galit na galit na si Leia, oh. Ordinary day, ikakasal kayo, ordinary day lang, makakasama yung partner mo sa buhay, buong buhay mo nun makakasama hanggang mamatay ka na. Ordinary day lang yun. So parang hindi special sa kanya yung mga nangyari sa inyo. Yeah. Bakit ba kayo kinasal in the very first place? Nabuntis ka ba? Pinagkasundo ba kayo ng mga magulang ninyo? Nalaman kasi ng parents kami na nag-live-in kami ng 3 days. Yeah. So, nag-live-in kayo ng 3 days, kaya pinush kayo na magpakasal na lang, ganon? Yeah. Kakaloka. O tapos, ito na nga, nung nagka-relasyon na kayo, nagsama na kayo sa isang bubong, ano yung mga naging bearing mo para sabihin na hindi ka talaga niya minahal? Ano? Bigyan mo nga ako ng mga example. Sabi mo kasi hindi nag-update, hindi ka inaalagaan. Bigay ka ng mga example, ganon? For example, nung nanganak ako, hindi man lang niya ako kayang alagaan. Di ba, pag panganak, masagilib lang. Hindi man lang niya ako kayang alagaan. Pumunta lang siya sa work niya, bali wala lang, ganun lang. Nung nanganak ka na tama. Yes. Nung nanganak ka, hindi man lang nag-care sa'yo, hindi man lang nag-leave sa work, basta siya regular lang sa mga ginagawa niya. Hindi. Mas especially nung buntis ako, never niya akong sinamahan sa check-up. Never ganyang sinamahan sa check-up, bahala ka na sa buhay mo, ganon. Yes. Ha? So parang tumitira kayo sa isang bubong, pero wala kayong pakialamanan sa isa't isa. Yes. Talaga, yes! Grabing panggagalaiti ni Leia. Leia, nakakabilib naman, natagalan mo yun ng 3 taon, ha? In fairness sa'yo. So lagi kayo nag-aaway, ganon. Hindi ako umiimik. Hindi kasi ako yung taong mabunganga. Hindi ako umiimik. Okay lang sa akin. So, parang napuno lang ako. Parang ayaw ko na. Pero paano? May anak kami. Yes. Lagi talagang yung anak yung i-consider. Yes. Diba? So ngayon, anong gusto mo itanong sa akin? So, pwede mo bang advice-an kung hihiwalayan ko na ba? Or ano bang tamang gawin para mahalin niya ako? Or what? Wow. Alam mo, nakakabilib, Leia, kasi tumagal ka ng 3 years. Kung ako yan, 3 days. Charot. Well, anyway, para sa akin, ang saklap ng 3 years na hindi kayo nagmamahalan. Kasi the very foundation kaya kayo mag-asawa, ang tawag sa inyo ay mag-asawa, is because of love. Pagmamahalan. Yes. At yung pagmamahalan na ini-express. Okay? Kasi merong pagmamahalan na nandito lang sa kaloob-loob ng puso mo't balon-balunan na walang nakakaalam kung mahal mo talaga yung tao o mahal mo ba talaga siya. Diba? Kasi ang love is meant to be expressed. You cannot say na I love the person but you're not able to express it. Diba, we have different languages of love. Pero kung wala man lang doon sa 5 languages of love yung ginagawa niya, parang masasabing mahal ka ng isang tao at kung walang pagmamahal sa isang relasyon, what's the sense of a relationship? Diba? Paano ba natin masasabing mag-asawa kayo, magka-relasyon kayo, iwala nga yung pagmamahalan?
Diba? Kung may pagmamahalan man, ba't hindi natin maramdaman? Okay? Let us not say na may pagmamahalan sa isang relasyon just because sinabi lang natin na mahal natin. Ah, basta, mahal ko yan. Hindi ganun yun eh. Love is meant to be expressed. Tandaan nyo yan, ha? Dapat pinaparamdam natin yan sa mga tao at dapat nararamdaman nila yan. Minsan may mga tao, di ba, na hindi masalita ng I love you, hindi masyadong caring, pero good provider, inaalagaan ka kasi that's their way of expressing their love. Pero kung wala man lang doon sa anything na yun na pag-e-express ng love, eh baka in the very first place, wala talagang pagmamahalan. So kung akong tatanungin mo, what will I do in our relationship na walang pagmamahalan, na parang ano lang kayo, magka-boardmate? Buti nga yung magka-boardmate, nag-aalagaan pa, nagbibigayan pa ng noodles. Diba? Nag-uusap pa ng maayos. Eh kayo parang wala na lang eh. So para sa akin, pag-isipan mo, again, hindi ako dito konsentidor ng mga broken families, but also, I don't want you to live a life na para kayong nakakulong sa hawla, hindi kayo makawala at hindi na kayo maging masaya kasi committed na kayo doon sa isang tao na hindi naman talaga dapat na ikulong ninyong inyong mga sarili. Diba? Hindi ako pro-broken family. Ayoko na naghihiwalay kayo, pero ayoko rin na hindi kayo maging masaya kasi deserve ninyo na maging masaya. Lalo na tatlong taon ka nagtiis, tatlong taon mo siyang binigyan ng chance. Tsaka para sa akin, napakalaking issue nun na nanganak ka sa inyong anak, nagbuntis ni minsan, di mo man lang nasamahan sa check-up. Sobrang sakit yun. Diba? Hindi po biro ang magbuntis mga totoy, diba? Mga jun-jun, mga lalaki. Hindi biro magbuntis kasi physically, hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa katawan mo. Mentally, hindi mo alam kung anong mga iniisip mo. Emotionally, yung mga hormones mo, nagbabanggaan, nagkakagulo. Ang daming nangyayari inside yourself. That's the time na dapat nandoon kayo, pinapakita niyo yung pagmamahal ninyo. Pero napakalaking issue na kahit hanggang sa pagkapanganak pa lang niya, ay parang wala lang sa kanya. Diba? But before you do it, Leia, siguro pinakamaigi niyan, mag-usap talaga kayo ng masinsinan. Okay? Try ko na siyang kinausap. Oh, so, sabi. Wala eh, dead ma. Alam mo ginawa niya? Oh. Tinakpan niya yung unan yung tenga niya. Taray. Sabi niya, ano naman siya sabi mo? So parang hindi siya interesado. Ganon. Ay, ang hirap mabuhay niya, na parang, alam nyo nga, kaya nga kayo nag-asawa, para merong makinig sa inyo, kaya kayo nag-asawa, para may makaintindi sa inyo, kaya kayo nag-asawa, para may magmahal sa inyo, at para mahalin nyo rin siya. Pero kung walang nangyayari, both of you, walang nangyayari sa isa't isa dahil ayaw makinig ng partner mo, anong sense ng relationship ninyo, diba? Nakakaloka. So, siguro kung ayaw niya talagang makinig, you have to make a decision. Okay? You have to make a decision kasi bata ka pa and you deserve to be happy. Ako, maiintindihan ko, Leia, kung kakawala ka sa relasyon. Kasi hindi ko na naisin na ma-stuckad sa ganyang relasyon na meron kang ang asawa by name, pero wala ka naman talagang asawa na nagmamahal, nagki-care at nagkakalinga sa iyo. You deserve to be happy because I believe that every man and woman in the world deserves happiness. And if we have a chance to get it, we have a chance to experience it by making a decision in our lives, then be it. Dapat mangyari yun sa atin. So, wag masyadong ikulong ang sarili dahil lang, mag-asawa na kasi kami, wala na akong choice. May choice kayo. Lalong-lalo na kung halimbawang hindi na nakakatulong yan sa inyo at hindi na yan nakakatulong sa growth ninyo. Kasi kung isang taon, dalawang taon, or isang taon na ganyan ang problema ninyo, maintindihan mo pa. Pero kung tatlong taon, hindi mo na nagpapakita ng care sa inyo. Tapos, yung wedding day ninyo, ordinary day lang. At for sure, marami ka pang ibang kwento, ay ibang usapan na yon. So, Leia, I hope that you can decide very well. Pero kung ako sa'yo, kung aalis ka man sa relasyon, maiintindihan ko. Because the very foundation of a relationship is love. And if there is no love and you're not able to express it to one another, then the relationship has no sense at all. Okay? Alright, maraming salamat yan si Leia mula sa Tugigaraw. Taray! O, oh, diba? Soklop no, nakakalungkot din yun no, yung kinasal ka. Alam mo kasi sa mga babae, yung word na kasal, parang yun na yung pinaka-highlight ng buhay namin. Diba? Yun na talaga yung pinaka-tugatog ng tagumpay.
Mas ano pa yan, mas exciting pa yan sa lahat ng mga ceremonies and events ng ating life. So, to treat it as an ordinary day, nakaka-disappoint yun, nakaka-turn off yun. Lalo na, after nung kasal, 3 years na pagsasama ninyo, ganun pa rin ang reaction. Kakapagtaka nga, bakit kayo nagtatagal ng ganun, di ba? Kakaloka. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.